Trihim na Mayaman. Kabanata 13:29. Buksan mo ako. Ang banal na anak ng ganap na simula ay umungal. Isang longsword ang biglang bumaril mula sa kanyang palad. Bagamat hindi ito kasing husay ng bronze sword ni Xuanyuan Wu, isa pa rin itong sandata ng tunay na Diyos. Ang longsword ay biglang naging isang kidlat na agad na bumaril sa hangin at tumama sa gintong palad. Ang iba pa sa mga tao ay nagising lamang mula sa kanilang mga panaginip, at lahat sila ay nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ang ilan sa kanila ay natatakpan ng pulang-pulang apoy, ang ilan ay puno ng lakas ng espada, at ang ilan ay umuungal pa ng mga lilang dragon. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumuhos mula sa kanilang mga katawan, at ang marahas na mga sinag ng enerhiya ay agad na bumangga sa malaking gintong palad, na binomba ito ng walang kabuluhan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alexander Yang. Napasigaw na lang siya ng malakas. Pumunta ka. Sa ilalim ng kanyang dagandong, ang mga nakapaligid na bato at mga puno ay nabasag, at hindi mabilang na mga demonyong hayop sa ibaba ng Heaven Immortal na kaharian ay nabasag kaagad. Napaatras ang matandang hari ng dragon dahil sa dagandong. Wala siyang panahon para magsaya sa lakas ni Alexander Yang. Ang gintong palad ay bumagsak at tinakpan ang kalahating hakbang na True Gods. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaungaw na yumanig sa lupa sa loob ng ilang daang li. Nang tumira ang alikabok, ang mga mag-aaral ng Blackwind Ancestor at ang matandang Dragon King ay lumiit. Walang bakas ng Saint of Absolute Beginning at ang iba pa dito. May natitira na lamang na mga golden, purple, at red marks. Napakaraming half-step na True Gods ang matagal nang nadurodge ng palad ni Alexander Yang at ng kanyang banal na kaluluwa. Nabalot ng katahimikan ang buong eksena. Walang makapagsabi ng kahit ano. Sa sandaling ito, dalawang guhit ng liwanag ang bumaril mula sa malayo. Sila ay sinaluyuan at life-crossing sword immortal. Pagkapasok, naghiwalay sila ng landas ni Alexander Yang. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng labanan na sumiklab sa Immortal Land ngayon ay napakahusay. Kahit sila na nasa malayo ay naalarma. Napagtanto din nila na posibleng may nakatagpo si Alexander Yang mula sa pitong pangunahing sekta. Isang labanan ang sumiklab, at mabilis silang sumugod upang makita ang eksenang ito. Natatakot ako na ang Young Master Alexander ay hindi malayo sa True God Realm. Ang life-crossing sword immortal ay nakatayo sa lugar at napabuntong hininga ng may damdamin. Ang kapangyarihan ng Young Master Alexander ay hindi na mas mahina kaysa kay Alexander Yang Zi. Marahil sa susunod na pagkakataon na ang Young Master Alexander ay lumitaw sa Heavenly Deserted World, ang pangalan ng Young Master Alexander ay hindi na makikita sa Prodigy Role. Umiling si Lu Yuan pati ulo niya. Sino sa tingin mo ang mas malakas sa pagitan ni Gu Qingge at ng Young Master Alexander? Tanong ng life-crossing sword immortal. Ang talento ni Gu Qingge ay kilala sa buong mundo, at maging ang mga eksperto sa langit na Diyos ng iba't ibang banal na lupain ay puno ng papuri. Naniniwala silang lahat na ang talento ni Gu Qingge ay hindi mas mababa sa Lord of the Heavenly Palace, the Mountain and Sea Protector. Sa katunayan, mas talentado pa siya kaysa sa tagapagtanggol ng bundok at dagat. Ngunit ngayon, si Alexander Yang ay 40 taon na mas bata kay Gu Qingge, at malapit na siyang makapasok sa True God Realm. Ngayon, maliban kay Alexander Yang at sa dalawa pa, pati na kay Qing Exiled Immortal, tanging ang matandang Dragon King at Blackwind Ancestor ang nabubuhay pa. Ito ay isang sakuna. Hindi maiwasang manginig ang mga binti ni Blackwind Old Ancestor. Sila, na mga half-step na True Gods, ay mga Supreme Elder din ng isang sekta sa Desolate Wood Space Zone. Ngayon, napakarami sa kanila ang namatay ng sabay-sabay. At naroon din ang banal na anak ng ganap na simula sa kanila. Ito ay magiging isang malaking sakuna.
Sa sandaling natuklasan ng mga sekta ng Desolate Wood Space Zone na ang lahat ng mga token ng buhay ng mga taong ito ay nasira, maging ang mga tunay na Diyos ng iba't ibang malalaking paksayon ay hindi na maupo. Bukod dito, alam na nila ang posisyon ni Lan Shane. Sa susunod na pagdating nila, isa itong eksperto sa tunay na Diyos na mamumuno sa team. Marahil ang mga tunay na Diyos ng pitong dakilang sekta ay kikilos ng buong puwersa. At ang galit ng iba't ibang dakilang puwersa ay hindi maiiwasang magdawot sa kanya, ang tanging kalahating hakbang na tunay na Diyos na nakaligtas. Kahit na gusto siyang protektahan ng Blackwind sect, imposible. Gaano katagal bago makarating sa Blue Star ang mga tao ng pitong dakilang sekta? Ikinaway ni Alexander Yang ang kanyang manggas at kinuha ang mga banal na sandata at storage bag na naiwan ng mga eksperto. Nilinggan niya ang Blackwind ancestor at nagtanong, "Hindi ko rin alam ang tungkol dyan, ngunit kung ang isang tao mula sa aking Blackwind sect ay pumasok sa Star Domain ng Blue Star, tiyak na gagamit sila ng sound transmitting anting-anting para makipag-ugnayan sa akin." Mabilis na sabi ni Blackwind ancestor, sa takot na si Alexander Yang ay maaaring sampilan siya ng mamatay nang makita niyang walang kwenta si Alexander Yang. Tumango si Alexander Yang at sinabi, "Tara at tingnan natin kung ano ang nasa kaibuturan ng walang kamatayang lupaing ito." Si Alexander Yang ay hindi nagmamadali ngayong narating na nila ang lugar na ito. Matapos maghanap sa walang kamatayang lupain sa loob ng 3 araw, sa wakas ay nakakita sila ng isang malaking palasyo. Kitang-kita na ang palasyong ito ay may estilo ng Blue Star Ancient Era. Pagdating nila malapit sa palasyo, natuklasan nila na ito ay hindi kapani-pani walang matangkad. Ito ay higit sa 100,000 talampakan ang taas. Ito ay mas mataas kaysa sa nakapalibot na mga bundok. Ang buong katawan nito ay gawa sa hindi kilalang itim na bato. Sa ibabaw ng bato ay may mga nakaukit na linya ng Immortal Seal script. Ang mga salitang ito ay mas sinaunang pa kaysa sa mga karakter ng sinaunang panahon ng Qin. Kahit na ang matandang Dragon King at Alexander Yang ay hindi nakilala ito. Si Lu Yuan at ang iba pang 2 tao mula sa mga panlabas na domain ay mas nalilito tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga karakter na ito. Alexander Yang, ang Immortal Seal script na ito ay hindi kamukha ng anumang mga karakter. Sa halip, ang mga ito ay mukhang pinakasinaunang anting-anting. Ang mga anting-anting na ito ay matagal nang nawala. Kahit na hindi ko pa ito nakita. Ang matandang hari ng dragon umiling at sinabing, "Pumasok tayo at tingnan. Ang lugar na ito ay dapat ayusin ng isang pantas ng aking asul na bituin. Gayunpaman, kung ako, si Lan Xing, ay makapangyarihan sa ganoong sukat, bakit ako, si Lan Xing, ay magiging ganito?" Alexander Yang may nagtatakang ekspresyon sa mukha. Puno rin ng pagdududa ang mukha ng matandang Dragon King. Ang Immortal Seal script na ito ay malinaw na mula sa parehong linya ng mga sinaunang seal na kilala niya. Sadyang mas sinaunang sila, ngunit bakit hindi kailanman nagkaroon ng ganitong kaluwalhati ang panahon sa itaas ng Lan Xing sa kasaysayan? Hindi alam kung ilang 10,000 taon na ang lumipas sa Immortal Seal script sa palasyong ito. Hanggang ngayon, naglalabas pa rin ito ng malakas na enerhiya. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo sa pagtingin pa lang nito. "Pumasok tayo," sabi ni Alexander Yang sa malalim na boses. Dahil nakarating na sila dito, walang dahilan para hindi sila makapasok sa Treasure Land. Dumating si Alexander Yang sa pasukan ng palasyo. Walang porma sayon na nagbabantay sa pasukan. Marahang itinulak ni Alexander Yang ang pinto. Ang loob ng palasyo ay isang malaking spatial zone. Ang mga corridor sa magkabilang panig ay 10 milya ang haba, at mayroong libu-libong malalaking hollowing bato na nakatayo sa magkabilang panig. Lahat sila ay inukit mula sa hindi kilalang itim na mga bato, at natatakpan sila ng hindi kilalang Immortal Seal script. Si Alexander Yang ay dumiretso sa corridor, at ang matandang Dragon King ay sumunod na malapit sa likuran.
Gustong sumama ni Lu Yuan at ng dalawa pang kasama niya, ngunit bigla silang nakatagpo ng kakaibang puwersa na nagpalipad sa kanila palabas. Pinatatag na lang nila ang sarili nila pagkalabas nila ng pinto. Ano ang nangyayari? Puno ng pagtataka ang mukha ni Alexander Yang at ng matandang Dragon King. Hindi sila nakatagpo ng anumang pagtutol nang tumuntong sila sa koridor ngayon, ngunit pinalipad si Lu Yuan at ang dalawa pa. Nagulat din si Lu Yuan at ang dalawa pa. Hindi nila alam ang nangyari. Alam ko. Ipinalakpak ng Black Wind Patriarch ang kanyang mga binti at sumigaw. Nabanggit sa orihinal na mapa na hindi makapasok ang Bloodline Corridor kung wala ang Bloodline ng Blue Star. Ano? Si Alexander Yang at ang matandang Dragon King ay natigilan. Hindi nila inasahan na ang corridor ay napaka-magical na maaaring magkaiba. Ito ay isang tao mula sa Blue Star. Si Lu Yuan at ang iba ay medyo ayaw din, ngunit wala silang magagawa. Hindi sila taga Lanxing, at ang cultivation base ng taong Nagelinang sa palasyong ito ay maaaring isang immortal na hindi kailanman masisira. Kung pinilit nilang pumasok, malamang na mamatay sila. Maghintay ka dito. Papasok muna kami, sabi ni Alexander Yang sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, Young Master Alexander. Ang Immortal Land na ito ay puno ng mga pagkakataon. Hihintayin kita sa labas. Bukas na, sabi ng Life Crossing Sword Immortal. Ang cultivation technique na nilinang niya ay espesyal, kaya wala siyang ganoong kataas na pangangailangan para sa mga mapagkukunan. Tumango si Alexander Yang at humakbang sa koridor kasama ang matandang Dragon King. Habang naglalakad silang dalawa, nakita ni Lu Yuan at ng dalawa pa ang isang fog na dahan-daang tumataas mula sa hallway at silang dalawa ay nawala. Nagkatinginan silang tatlo na nagtataka. Ilang hakbang pa lamang si Alexander Yang nang mapansin niyang nawala na ang matandang Dragon King. Ngunit hindi niya ito isinapuso. Dahil ang lugar na ito ay itinakda ng Blue Star Sage, at tinanggihan ito ang pagpasok ng mga tao mula sa mga panlabas na domain, dapat itong maging isang lugar upang subukan ang mga susunod na henerasyon. Hindi dapat magkaroon ng labis na panganib. Habang naglalakad siya pasulong, nagsimulang uminit ang buong katawan niya. Gum alloy ang gintong dugo at malamig na pawis. Dahil sa sakit ay hindi komportable ang buong katawan niya. Kahit na ang katawan ng True Divinity ay hindi mapigilan ang sakit na ito. Imposibleng pigilan ito sa paglabas sa loob. Ano ang nangyayari? Medyo nagpanik din si Alexander Yang sa kanyang puso. Humakbang siya pasulong. Sa isang iglap, ang kanyang buhok ay nagsimulang mabulaklak. Ang lahat ng kanyang buhok ay naging ginto, na parang gawa sa ginto. Ang sapatos sa ilalim ng kanyang mga paa ay tinusok ng poof. Punit-punit na ito, at tumubo ang matutulis na mga kuko sa kanyang mga paa. Habang patuloy siya sa paglalakad, nakaramdam siya ng matinding sakit sa magkabilang gilid ng kanyang balikat at braso habang namamaga ang mga iyon. Dalawang maliliit na ulo ang lumabas sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Apat na braso na parang mga bisig ng mga bata ang tumubo rin mula sa kanyang mga braso. Bagamat naibsan ang sakit sa panahon ng proseso, labis itong natakot sa kanya. Ano sa lupa ang nangyayari? Mali kaya ang hula niya? Hindi ba't walang panganib dito? Habang palalim ng palalim ang kanyang tatlong ulo at anim na braso ay lumaki na sa laki ng isang matanda. Tutulad ba ako kay Neza na may tatlong ulo at anim na braso? Nahirapan si Alexander Yang natanggapin ang pagbabagong ito. Habang lumalalim siya ng palalim, patuloy niyang ipinapaikot ang napakalaking tunay na diwa at pisikal na lakas sa kanyang katawan, pinipigilan ang dalawang ulo at apat na braso na lumaki, ngunit ang mga epekto ay hindi maganda. Kitang-kita niya ang mabilis na paglaki ng kanyang katawan na matagal nang umabot sa bottleneck. Ang bilis ng paglaki na ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng pangamba. May mahinang pag-unawa sa kanyang puso na marahil ang layunin ng koridor na ito ay palakasin ang kapangyarihan ng bloodline sa kanyang katawan. Abangan!
Ang susunod na kabanata.